Yun, mga kabunit. Muli isang mapagpalang hapon ulit sa ating lahat. Tayo nag-ikot-ikot ng tubig na sana inyong maibigan ang aking konting kontenteto. Hello miss, shoutout sa inyo na ang konting kong ito ay update lang naman po dito sa pangyayari kung saan tayo nakakarating. Ini-update lang po natin ng konti. Alright, so yun mga kabunit, meron lang po pala akong ano na may di-discuss sa inyo ng konti. Either po ito doon sa ano, sa mga motor na naging motor po. Kasi po itong aking motor na si Sniper, ito yung ano, ito yung huli sa mga naging motor ko na medyo ikangay, medyo may dating, may tikas, may tulin, at saka may forma. Ito po yung medyo maforma-forma sana lahat ng naging motor ko. Ayan. Ang sinundan po kasi nito na motor ko, yung ano, maporma din yun, yung aking isang motor na Roser, Kawasaki Roser po yun, 135, na naka 7 years sa akin yun, pero wala pong nangyari sa mga kinanong sa akin. Talagang good na good sa akin kasi iniingatan ko po talaga yun lagi, yung buwan-buwan sa akin, chinsin yun, hindi ko po talaga pinanghinayangan yung langit. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, ang buhay ng motor ay talagang nasa pagpapalit po ng langis. Chinsoy lang, buwan-buwan. Kaya tumagal po sa akin yun ng ano, ng 7 taon, yung aking Roser na yun. Dinispos ko lang po siya itong ano, 2023 ko na. Hindi ko po binintay yun, ha? Mga kapulit, nandun po yun sa kapalit ko. Sabi ko, alagaan niya na lang muna. Tapos ang ginawa naman ng kapatid ko, binigyan niya ako ng 10,000 para nandaw muna sa ako ng motor ko. Di parang kanya na daw muna. Okay, sige, wala namang problema yun. Alright, so yun mga kabunit, ang motor ko talaga sa simula nung ako kumuha ng motor, ang unang motor ko po noon ay ano, Yamaha, yung 2-stroke noon, yung pang pambiyahe. So kumuha po ako ng motor noon ay since of 1999 nagkaroon ako ng motor, hanggang sa natapos ko po yung hulugan po yung lahat ng motor ko. Hulugan yung motor ng Incas, yung pinas po ang motor, hindi po, puro hulugan po yun. 3 years po sinasakripisyo yun, hulugan buwan-buwan. So tapos nung matapos ko po yung aking Yamaha RS100, yung RS100 po nung 1999 ko po yung kinuha. Nasidecaran ko yun ng ano, ng sinabitan ko ng sidecar yun ng 2001. Ilang taon din po sa akin yung motor na yun, pero hindi rin po naba yung makina nun. Ganun po kasi ako mag-alaga ng sasakyan. Talagang ito ang ayos ako yan, talaga po pinoproteksyonan ko yun. Lagi kong inaano ang langis, hindi ko pinahihinayangan yung mga langis na ipinapalit ko dun. Mas pinahihinayangan ko po kasi yung ano, yung sira. Kapag nasira, nagpagawa ako, kapag wala ka pong 5,000 noon or 10,000, hindi tatakbo ang motor mo. Hanggang sa kayo naman mga kabunit, ngayon kapag nasira yung motor mo, kung wala kang 10,000 ay hindi magagawa yung motor, hindi matatakbo yan. So kaya nga po, ang buhay ng motor talagang nasa langis lang. Ang langis na ginagamit ko po dito sa motor ko na si Sniper ay yung ano, yung Castrol na tool 1040 po. Then sa mga
dumaan pa rin, nagkaroon din po ako ng motor na no, ng Barako Kawasaki. Kaya dalawang brand lang naman po ng motor. Ang aking, tatlo pala, tatlo namang brand. Nag-Rossi po ako nun eh, yung Rossi na Style Rider 150, yung tawagin. Asar-nasar ako doon. Tapos na dun pa po ako, doon sa Rossi ko nun. Nung nagbago ako ng kulay ng motor, yun, na-accident po ako doon. Sinubukan ko po kasi yung white, yung kulay puti na motor. Hindi po hiyang sa akin ng ganong kulay ng sasakyan. Na-accident po kasi ako doon. So kaya nga tulad po nung nasabi ko, kung kay may plano na kumuha ng motor o anumang sasakyan, o gusto niyo magpalit ng inyong sasakyan, e kung ano po yung kulay na inyong sasakyan, ay gano'n na rin po ang inyong kukunin muli. Huwag na po kayo magbabago ng kulay. Kasi ang sasakyan po kasi hiyang-hiyang yan. At saka jakpatan po yan pag kumuha ko ng sasakyan, sa lalo-lalo na pag galing sa kasa. Jakpatan po yan, swertihan. Meron po tayong mailabas na sasakyan na 1 week lang sa atin, may problema na. Kaya nga po, jakpatan yan. Sabi nga po yung pagkuha ng sasakyan, ang pagbili ng sasakyan, ay talagang nasa owner na po yun. Nasa atin lang tayong nag-maintain. Hindi naman po porket bago ang ating sasakyan. Ganun na lang natin kung kakarapatin. Talaga po, kahit paano'y tibay na sasakyan, kahit kayo tinuloy niyan, kung hindi naman tayo maroon magpahalaga sa ating gamit, masisira po talaga, masisira yan. So pero kung yan po yung ating iniingatan, pinuproteksyonan natin, ay bibigyan po yun ng magandang servisyo yan. Bago po yan masira, ay talagang matagal na panahon. Muli nyo bago yan magkaroon, bago kayo sumakit ang ulo. Yan. Alright, so yun mga kabulit, dadaan na ulit tayo din sa ano. Ito yung plaza. Ari po yung ano, katedral, yan, yung simbahan. Antik po yung simbahan na yan. Parang nagsasabi sa akin na yan pong simbahan ng Kalamba, talagang napakatagal na. Sa pool po yan dito. Yan, yung simbahan natin. Alright, so yun mga kabulit, balik tayo dito sa ating topic. Medyo sinimit lang natin yung ating plan. Sumahan tayo dito sa ating sa bahay ng ating Panginoon. So yun lang ang mga tip ko mga kabulit, na kung sakali nga po kayo magkakalit ng sasakyan, yun nyo, makamotor man yan, kotse, ano naman, okay. Ano po yung kulay na hiyang sa inyo, yun na lang, ma-maintain na lang po kayo dun. At tunay na sasabihin ko sa inyo, very clear at very signal po kayo dun sa mga ganong bagay. Kasi yun naman po yan eh, mapapatunayan din yung sa inyong sarili. Kasi nga nagkaroon kayo ng sasakyan na walang nangyayaring anumang cause na aksidente, o itinitiri kayo ng sasakyan nyo sa daan kapag kayo yung may binupuntahan, ay talagang ano po yun, may swerte sa inyo yung mga ganun. Ako naman po yan, nagkaroon din naman ako ng mga motor, pero never pong nakatingin ako na itinirik ako ng motor ko sa daan o sa aking pinagkakan. Kung nagkakaroon po yan ng medyo may maano, ay talagang sabi nga po yan, pinararating muna ako sa bahay o bago ko makikita kung ano yung may magiging problema na. At bago naman po talaga ako sumakay, ito naman po yung talagang ugaliin natin. Bago tayo sumakay sa ating sasakyan, ay double check mo na. Unang-una, kapag ka four wheels, unang-una yung gulong. Dapat sigin po natin yan kung okay ba yung mga gulong, condition ba, may hangin ba. Pangalawa, makina. Check natin yan. Pangatlo, yung diesel o rokota, yung gasolina. Ano ba, kung may laman ba. Pang-apat, yung langis. Yun. Pero kung kayo naman po talaga yung owner ng inyong sasakyan, ay alam naman ninyo kung kailan kayo magpapalit, kung kailan kayo nagpalit, at kung kailan papalitan ang inyong mga maintenance sa inyong sasakyan.
Ganun lang naman po yun, mga kabunit. Alright, so yun mga kabunit, at dahil medyo napalaot na naman sa ating mga nasabi, ay kayo na po yung bahalang magpapasin sa akin. Medyo gabi na po kasi at may mga ilaw-ilaw na tayong nakikita. Hindi natin alam kung ano yung magiging ano ating capture ng camera ko ng ating video, kasi medyo madilim-dilim na po eh. Kung ano man po talaga yung ulit-ulit kong nasabi dito sa video na to, ay kayo na po ang bahalang magpakasinsa sa akin. Yan naman po lagi-lagi kong sinasabi na kung ano man po yung aking mga content na nagagawa, ay bawang katotohanan lang naman po yan at mga nangyayari at nakikita kong nangyayari sa aking kapaligiran at sa aking napupuntahan. Alright, so yun lang mga kabunit, at muli po eh, ako'y nagpapasalamat sa inyong maraming sabang pagsusuporta sa aking YouTube channel. At kung hindi pa naman po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, even pwede naman nyo pong subscribe yun. Pindutin nyo na rin po yung ating notification bell para naman sa ganun updated kayo sa mga videos na ina-upload ko sa YouTube. Alright, so yun lang po mga mahal pong subscriber, followers, viewer. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa akin. Sana po patuloy at patuloy nyo pa rin akong suportahan sa aking abrokasiya na aking gagawin ngayong 2023, na sana naman po ay tayo ano, ikang ay tumubo rin yung ating ginagawa at ating yung ating takpak ay para maging pagwis na at para tayo po ay makalipad na ng tuloy-tuloy yan. Alright, so yun lang po mga kabunit, at muli po maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay panoorin nyo rin ang aking mga content. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!